Sa video ito, pag-usapan natin kung kailan at paano magpalit ng gear oil sa ating mga motor. So, para sa reference nyo, si Pindot or si Click 160 natin yung papalitan natin ng gear oil. So, bago yung lahat, para saan nga po ba yung gear oil at bakit natin ito kailangang palitan? Para po sa mga hindi nakakalam, yung mga scooter po ngayon ay may nakabukod na parang gearings or parang small na makina kung saan kinakailangan din po nila ng oil doon para umikot po ng maayos. So, bukod pa po ito sa oil para sa ating makina or kapag nag-change oil tayo. Halos kapares lang din po niya yung concept ng pag-change oil. Kapag marumi na yung oil sa makina, palitan na. Pero dito kasi sa gear oil natin, mas matagal po siyang dumumi dahil konti lang yung mga gearings dyan kaysa dito sa makina or sa change oil. Kung pagbabasihan po yung manual, mababasa nyo po doon na yung final drive oil is umaabot ng 20K. Odo bago palitan. Or kung pagsusumahin sa buwan or taon, aabutin nyo ng 1 to 2 years bago palitan. Pero sa actual kasi, maraming pwedeng mangyari sa ating mga motor. Nandyan yung mga kalamidad kagaya ng baha, kagaya ng ulan, na mag-cause na pwedeng mapasukan or makontaminate ng tubig yung ating mga gear oil at humalo dyan. Kaya naman mas okay na hindi na natin paabutin ng isa or kalahating taon bago natin siya palitan. Paraan na din kasi natin yung pagpapalit ng gear oil para ma-check kung okay pa yung langis na nasa loob at kung wala pang halong tubig or hindi pa nagagatas yan. So ang pinaka-ideal po ng pagpapalit ng gear oil natin ay hindi po sobrang tagal at hindi naman po sobrang dalas. Yung iba, sinasabay po nila every change oil or every 1,500 to 3,000 odo. Pero para sa akin, okay na na isabay ko siya every pangatlo or pang-apat na change oil ng aking mga motor. Bali sa odometer reading, every 6,000 to 10,000 kilometers odo. Hindi ko na palalagpasin ng 10,000. Mga ganong range lang bago magpalit ng gear oil. Basta ilagay nyo lang din sa isip nyo na mas matagal dumumi yung oil dito sa gearings kaysa dito sa ating makina. Proceed na tayo sa pagpapalit ng ating gear oil. So, simple lang naman yung concept. Ide-drain po natin yung lumang gear oil at papalitan po natin ng bago. So, para sa reference nyo, Honda Click 160, yung drain bolt po nyan is nandito sa ilalim. Tapos naman po, yung intake nyan or kung saan natin ilalagay yung bagong gear oil is dito po sa kaliwang tornilyo na yan. First step is buksan po natin yung drain bolt natin. Gamit po tayo ng 12mm socket wrench. Sa part ko, is rachet tapos bala na 12mm yung hindi tatama dito kasi kung gagamit tayo ng mahaba dito kasi sa Click 160 tumatama siya dito sa tikip ng CVT natin while sa 125-150 hindi tayo masyadong nahirapan, so dito medyo mahirapan tayo dahil may harang dyan. So yan, gamit lang tayo ng rachet. Yung diskarte ko dito dahil maliit yung rachet natin is ganito yung diskarte ko dyan eh. Ayan, counterclockwise natin siyang ikutin. So, maliit kasing handle, diskarte ko dyan. Ayan, ito yung tutulong mag-ikot dyan. At ayun, makikita nyo, naikot na natin. DIY lang, diskarte lang. Tapos, mag-ready na po tayo ng pangsahod natin. Ito yung pinagtanggalan ko pa or yung pinag-change oilan ko pa yan. So, dyan na lang din natin siya isasahod. At kung makita nyo, tumutulo pa. Tulo niya, malinaw na malinaw pa oh. Ibig sabihin, talagang matagal dumumi talaga yung mga gear oil natin, guys. So, ikutin nyo lang po hanggang matanggal yung takip. Medyo mahaba-haba lang po ito. Ayan. Take note lang na may washer po yan. Ayan, no? Sobrang linis, oh. Diba? Parang bago pa yung oil, eh. Dilaw na dilaw pa, eh. So, habang pinapatulo natin yung oil sa may drain bolt natin, open din natin itong pinaka-intake natin. So, dito natin papasok yung oil. Kung makikita nyo, kung gagamit din kayo ng mahabang socket wrench, tatama din siya dito. So, pahirapan talaga pag 160. Kailangan, rachet lang na maliit. So, ito, buti meron tayo. Ayan, counterclockwise lang din. Ayan, tapos, pihitin nyo counterclockwise. Ayan, parang nagkaroon lang tayo ng handle. Pero kung may mahabang rachet kayo, mas okay. Mas ma-prepare sa nyo. Maliit lang kasi yung akin eh. So yan, ikutin nyo lang din counterclockwise to para tignan natin kung may tutulo pa sa ilalim at makasingaw pa siya. Ayun, meron din po itong washer ha, baka mawala nyo. Next step is medyo tatagilid natin yung ating mga motor para masimot pa natin yung gear oil na nasa loob yan.
So patuloyin lang natin. Next step, balik lang natin tong drain bolt natin. So ito yung mahaba ah. Ngayon kung marumi, linisin nyo lang or punasan. Pero kung goods pa, ayan, balik nyo lang din. Clockwise naman yung pag-ikot natin dito. Tapos pag hinigpitan nyo, saktong higpit lang yan. Hindi naman maglalaban yan. Para hindi kayo malustred. Iyon, sakto lang. So bago natin isira yung intake, syempre lalagyan muna natin ang gear oil natin. So ito galing from Honda para mas okay goods tayo. Pero pwede naman kayong gumamit ng mga ibang brand ng oil. Nasa inyo naman yan. Kadalasan po may nguso yan, tapos puputulin lang natin yung dulo para yan po yung magiging butas natin. So kapag nabutasan na po natin yung ating mga gear oil, ay papasok na po natin yan dito sa intake butas. Ngayon, diskarte po dyan is pipisapi sa inyo po. Or i-squeeze nyo yung inyong mga gear oil para lumabas po lahat yan. Or mabilis nating maubos. So para po sa mga nagtatanong, uubusin po natin yung 120 ml. So saktong-sakto na po yan para sa gear oil natin. Ah, pag medyo paubos na, maririnig naman natin eh. Iangat lang natin ng konti ganyan para masimot talaga. Simot na simot ang gear oil. So saktong-sakto na po itong package na to para sa ating mga gearings. So after nyan, takpan lang po natin. So syempre kung maruming takip, linisin muna natin. Pero kung goods na, balik na natin clockwise yung paghigpit nito, same sa drain bolt natin. Sa paghigpit nito, tamang higpit lang din, hindi naman maglalaban yan at wag natin masyadong titigasan. Ayan, goods na yan. Kapag okay goods na, napalitan na natin yung ating mga gear oil, ay painitin lang natin na mga 5 to 10 minutes yung ating mga motor para umikot po yung mga gear oil natin dito sa ating mga gearings. So ayun lang para sa video nito, the more you click, the more you know, palit gear oil ng Click 160. Bye-bye!